Iniimbitahan ko po kayong mag-subscribe at bumisita sa isa kong channel na ang Kwago. Tatalakayin natin doon ang iba't ibang paksa, mapamisteryo man o mga kaalaman tulad nito. Tatlong mga babae ang unang inakusahan ng pangkukulam. Nagsimula ang paglilitis taong 1692 sa Salem Village sa Massachusetts. Di kalaunan ay ikinulong ang tatlong babae hanggang umabot sa 200 katao ang inakusan ng pagsasagawa ng pangkukulam. At ang ilan sa kanila ay pinarusahan pa ng kamatayan. Shout out kay Regan Simon, Luisito Castro, Resma Dangko, James Cariaga, at Joey Badongon. Magandang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Ano mang oras na mapakinggan nyo ang kwento ko. Isa po akong OFW at ginagawa kong libangan ang pakikinig sa mga ganitong istorya. Ito pong karanasan na ito ay nangyari sa isang baryo sa Samar na kung saan lumaki ako doon. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Juanita. Hindi na ako nakapag-asawa at malalaman niyo sa kwentong ito kung bakit. Medyo may katandaan ako pero may asim pa. Biro lang. Noong dalaga ako at nag-aaral ako ng high school, ako yung tipong kahit na nasa eskwelahan, nagbebenta pa rin ako ng kung ano-ano. Tulad ng banana queue, mga candy, minsan mga yose, binebenta ko sa eskwelahan. Palihim lang kasi mahirap ang buhay noon kapag wala kang diskarte. Hanggang sa tumungtong ako ng 4th year high school, doon ako simulang umibig sa isang lalaki na tawagin na lang natin sa pangalang Romeo. Romeo and Juanita, parang ganon. Tuwing hapon, inaantay ako ni Romeo sa labas ng classroom namin at hinahatid niya ako sa bahay. Pero alam ko nung mga panahong ito, nanliligaw siya sa akin. Kahit hindi niya pa sabihin, alam ko kasi hatid sundo niya ako sa bahay. Tuwing Sabado at Linggo naman, sinasama niya ako magbenta sa bayan, hanggang sa unti-unting nahulog ang loob ko kay Romeo. Sa totoo lang po, hindi ko natitipuan si Romeo noon. Pero iba talaga kung umatake ang tinatawag nilang pag-ibig. Ako noon ay 19 anyos. Si Romeo naman ay 25 taong gulang. At nung maglilimang buwan na niya akong nililigawan, sinagot ko siya. At hindi ko maipaliwanag sa inyo ang saya na nararamdaman ni Romeo. Makikita ko sa inaasta niya na sobrang saya niya nung mga sandaling iyon. Minahal ko si Romeo at araw-araw tuwing matatapos ang klase namin, dumidiretso kami sa tambayan namin sa isang paanan ng bundok malapit lang sa baryo namin. Siya nga po pala, ni isang beses hindi ko pa naitatanong kung saan umuwi si Romeo. Kasi hindi ako yung tipo na tao na nang uusisa sa buhay ng iba. Ngunit nang dahil kami na nung mga panahong iyon, siguro may karapatan akong malaman kung saan siya nakatira at kung ano ang mga trabaho ng mga magulang niya. Hanggang sa dumating ang isang araw, walang pasok noon. Umuupo kami sa ilalim ng puno sa paanan ng bundok habang sinisilayan ang magandang paglubog ng araw. Romeo, may tanong ko lang. Taga saan ka? Ano ang trabaho ng mga magulang mo?
tanong ko kay Romeo. Ay, oo nga pala. Matagal kitang niligawan pero hindi ko pa naisabi sa'yo kung saan ako tumitira. Eh, hindi ka naman kasi nagtatanong sa akin. Tsaka nahihiya ako sa'yo nung nanliligaw pa lang ako. Doon, 5 baryo pa mula rito. Yung mga magulang ko ay wala na. Bale, ako na lang ang mag-isang namumuhay doon. Yung mga tiyo at tiya ko ay nakatira lang sa baryo na kung saan din ako nakatira. At walang problema doon sa amin. Mag-isa lang ako sa bahay. Sabi ni Romeo. Napahanga ako ni Romeo. Kasi araw-araw noong nanliligaw siya sa akin, nilalakad niyang ilang kilometro. Masundo lang ako. Matulungang magbenta at maihatid. Lumipas ang ilang buwan. Gumraduate kami ni Romeo sa high school. Isang taon na rin yung relasyon namin noon. Isang araw, abang kami tumatambay sa labas ng bahay namin noon, pinapasok kami ni tatay at kinausap niya si Romeo. At sabay pa kaming kumain ng hapunan. Ang saya ko noong sandaling iyon kasi naging maayos na si Romeo at si tatay at tanggap na ng mga magulang ko ang relasyon namin. Hanggang sa nag-inuman sila ni tatay kasamang ilan sa mga pinsan ko at tiyuin ko. Isang compound kasi kami sa baryo namin. Bali compound sa side ng tatay ko. Lumipas ang mga oras. Nagtaka ako kasi yung ilang mga tiwin ko ay nagsiuwian na, nalasing. Kahit si tatay na araw-araw umiinom ay nalasing noong sandaling iyon. At si Romeo ay tila ba'y hindi man lang nakaramdam ng sipa ng alak. Sobrang preska ng itsura niya. Yun bang itsura na nakikita ko sa tuwing susunduin niya ako tuwing umaga? Hindi siya nakaramdam ng pagkalasing. Maayos ang pananalita niya, maayos ang postura, at matuwid pa kung lumakad. Sinabihan ni tatay si Romeo na doon na sa bahay namin matulog. Ngunit doon lang sa labas ng kwarto ko, kasi kasama ko noon sa kwarto yung mga kapatid ko. At si Lola naman ay nasa kabilang kwarto. Sa tapat ng kwarto namin natulog si Romeo kasi mayroong mahabang upuan doon na gawa sa kawayan. Alas 12 ng gabi, huling nakausap ko si Romeo at pumasok na ako sa kwarto namin. At agad akong nakatulog. Maniwala kayo o hindi, napanaginipan ko pa si Romeo. Sa panaginip ko, nakikita kong pinasok ni Romeo ang kwarto namin ng mga kapatid ko. Hinalikan niya ako at tinalon niya yung mataas na pintuan. Lumingon pa siya sa akin ngunit nakita ko ang itsura ni Romeo. Isang malaking aso na may mahabang buhok. Sobrang totoo ang panaginip na ito. Tsaka naglaho si Romeo. At kinaumagaan, ginising ako ng malakas na pagpukpok sa dingding ng kwarto namin na kadalas ang ginagawa ni Lola tuwing umaga gamit ang kanyang baston para gisingin kami ng mga kapatid ko. Ayaw na ayaw ni Lola na gigising kami nang medyo lagpas na sa umaga. Agad akong lumabas at nakita ko si Romeo na nagkakape sila ni tatay. Siyempre ngumiti ako kay Romeo. Ngunit hindi nawala sa isip ko ang napanaginipan ko. At hindi ko na inisip yon at pinansin. Kasing panaginip ay pawang ilusyon lang para sa akin. Lumipas sa mga araw, sunod-sunod pa na napanaginipan ko si Romeo. At ang huling napanaginipan ko sa kanya ay niyaya niya akong magtanan at bumukod na sa pamilya ko. Napasabi na lang ako noon na ayaw ko pa kasi gusto ko munang makatulong sa pamilya ko
Maiahon kami sa kahirapan at mapagtapos ko ng kolehiyo ang mga kapatid ko. Isang araw, sinundo ako ni Romeo at tanghaling tapat noon. Humingi si Romeo ng pahintulot sa aking ama na kami ay gagala na parang date ang dating. Naglakad kami mula sa baryo. Nag-usap kami tungkol sa mga pangarap namin sa hinaharap. Sinalaysay ko rin sa kanya na gusto kong mang-ibang bansa at kung mapagtapos ko na ng pag-aaral yung mga kapatid ko at nakapag-ipon na ako, uuwi ako para atupagin ang buhay namin ni Romeo at mga pangarap. Hanggang sa nagpatuloy ang usapan na hindi ko na namalayan, nasa panglimang baryo na kami. Na kung saan, doon nakatira si Romeo. Ito yung unang beses kong makapunta doon. Sa mahigit isang taon naming magkasintahan ni Romeo, noon nang ako nakatungtong sa lugar nila kasi ayaw na ayaw ng tatay ko na ako ang pumunta sa bahay ng lalaki. Romeo, dito na palang lugar nyo, sabi ko sa kanya. Oo nga, napaganda kasi ang usapan natin. Hindi pa dito yung bahay ko. Medyo malayo-layo pa dito at papasok pa sa medyo masukal na daan, sagot ni Romeo. Ako naman ay gusto kong makilala ang ilang mga pamilya ni Romeo kahit wala na itong mga magulang. Gusto ko ding malaman kung ano talaga kalayo ang nilalakad niya sa tuwing pupunta siya sa bahay namin. Tara sa bahay mo, Romeo. Gusto kong makilala ang ilang mga kamag-anak niyo doon, sabi ko sa kanya. Yan ang matagal ko nang hinihintay, Juanita. Gusto kong ikaw ang may gusto. Tara, sagot ni Romeo. Nagsimula kaming maglakad mula sa labasan ng baryo nila. Totoo nga ang sabi ni Romeo, medyo masukal ang lugar nila at mahigit isang kilometro pa yung nilakad namin bago makarating sa eksaktong lugar. Sabi ko sa isip ko noon, parang hindi na parte ng ikalimang baryo ang lugar nila. Kasi sa totoo lang po, parang tinago yung lugar nila. Yun bang hinding-hindi ka makakarating doon kung hindi mo sasadyain? Nanibago ako at parang hindi ko nagustuhan ang nararamdaman ko noon, na parang may takot ako na parang hinihila ako pabalik. Ngunit sinabi ko sa sarili ko noon na may tiwala ako kay Romeo at siyang bukod-tanging rason para hindi ako matakot. Sa pagdating namin sa lugar nila, may nadaanan kaming bahay na magkasunod-sunod at walang katao-tao ang mga bahay na iyon. Kahit bata, wala akong nakita doon. Yung bahay ni Romeo ay nasa pinakasulok pa ng lugar. Yun bang medyo sipak siya sa mga naunang bahay? Sa pagdating namin doon, namangha ako sa bahay ni Romeo kahit maliit lang, pero malinis, walang kalat at maayos ang mga gamit. Pumasok kami sa loob ng bahay. Agad akong pinagtimpla ng kape ni Romeo at sabi ko sa kanya, magluto tayo ng hapunan. Dito na ako kakain. Ayos lang ba? Ang sagot niya, oo naman, Nita. Sige, ano bang gusto mong lutuin? Kaso wala pang ulam dito eh. Ang sagot ko naman, naku, ano ka ba naman? Maraming gulay sa labas oh. Ayos na ayos yan, sagot ko sa kanya. Kaya naman pinakuha ko ng gulay si Romeo. Ako naman ay agad nang nagsindi ng apoy at hinanda ang lulutuan. Ang napansin ko sa kusina ni Romeo, walang asin.
Kanina pa ako naghahanap ng asin pero hindi ko mahanap. Maraming kulang sa kusina ni Romeo. O siguro palagi lang siyang nagpiprito ng uulamin niya. Hindi ko na kinuwestiyon si Romeo. At sa pagdating ni Romeo, agad akong nagluto at sabi ko sa kanya, "Ako nang bahala dito, Romeo. Huwag kang mag-alala." Tumango din naman si Romeo at nagpaalam sa akin. Doon na muna ako kinatiwin ha. May kukunin na ako sa kanya. Lumakad si Romeo at tinikman ko ang niluto ko kung maayos lang ba na walang asin. Pero hindi ko nakayanan kasi nasanay ako sa merong asin. Hindi ko po pala naisabi sa inyo. Palagi akong may baon na asin kahit ngayon dito sa ibang bansa. Nakasanayan ko ito kasi ayon kay Lola, pantaboy daw ng mga masasamang elemento o espiritu ang asin. Kaya'ng ginawa ko, yung nakasipit na asin sa baywang ko ang ginamit ko sa pagluto. Maya-maya pa ay dumating si Romeo at pinatikman ko sa kanyang niluto ko. At doon ko nakita sa mukha niya na parang nasusuka ito. Yun bang parang ang pangit-pangit ng pagkakaluto ko? Pero para sa akin, masarap talaga ang luto ko. Sigurado ako. Medyo nahiya pa ako sa ipinakita ni Romeo kaya naman medyo nagtampo ako sa kanya. Lumabas siya ng bahay at pumunta sa tiyuwi niya. At doon, may kinuha siyang ulam. At sabi niya, "Nita, pasensya ka na. Sa totoo lang, hindi ako kumakain ng gulay. Heto na lang yung sa akin at yan yung sayo." Sabi niya sa akin. Siyempre na insulto ako kasi pinagkaabalan ko pa yung pagluluto para sa kanya. Tapos hindi lang pala niya kakainin. Habang kumakain kami, gustong gusto kong tikman yung ulam niya. At kumuha ako sa ulam niya pero tinapik niya yung kamay ko at umasta siya na parang may pagkasuplado. Nabigla ako syempre at nung natapos kaming kumain, hindi ko siya kinausap. Nanibago ako sa kanya. Nagsabi siya sa akin na pupunta ulit siya sa bahay ng tiyuwi niya. Kaso nung time na yon, sinundan ko siya. At sa pagdating ko sa bahay ng tiyuwi niya, nadatnan kong nag-uusap sila. Narinig ko ang usapan nila at nagtatago ako. Ang sabi ng tiyuwi niya, "Birhen yang dinala mo dito. Busog ang buong angka natin dito. Kausapin mo lang na maayos at dito mo patulugin. Dalhin mo to. Ilagay mo sa inumin niya." Nung narinig ko ang mga salitang iyon, nataranta ako. Agad akong bumalik sa bahay ni Romeo at sa pagdating niya, nakangiti ako sa kanya at sabi ko, "Romeo, gusto kong kumain ng tinapay. Nakita ko kanina sa labasan ng baryo nyo. May nagbebenta doon. Samahan mo ako. Bibili tayo." Sabi ko sa kanya na parang wala akong alam. Sinamahan din naman niya ako. Ngunit sa sandaling naglalakad kami, hinahawakan na niya yung kamay ko nang mahigpit. Yun bang sobrang higpit? Lumingon ako habang naglalakad kami at dun ko nakita na sumusunod ang isang lalaki. At sabi ni Romeo, "Juanita, siya pala yung tiyuhin ko." Tumango lang sa akin yung tiyuhin niya pero ramdam ko na may kakaibang nangyayari noong sandaling yon. Sa pagdating namin sa labasan, yung mga tao ay nakatingin sa amin. Bumili ako ng tinapay ngunit hindi niya binibitawan ang kamay ko.
hanggang sa natataranta na ako at napansin ng isang ale ang paghawak sa akin ni Romeo. Bitawan mong kamay niya. Bitawan mo. Sigaw ng ale. Ang ilang mga tao ay nakatingin sa amin. At sabi ko kay Romeo, walang hiya ka. May gagawin kang masama sa akin. Tapos na tayo. Ayoko nang makita ka. Sabi ko sa kanya habang tumutulo ang luwa ko. Walang imik si Romeo. At nakikita kong seryoso ang itsura niya na parang hindi niya ako kasintaan. Agad namang tumalikod at bumalik sila Romeo sa lugar nila. Agad naman akong nilapitan ng mga tao doon at kinausap. Sinabi ng ali sa akin na ang angkan nila Romeo ay talagang aswang. Ang lahi nila ay mga gabunan. At sabi ng ali, hindi na parte ng baryo na yon sila Romeo. Mabuti na lang nakahanap ako ng paraan para makalabas doon. Grabe yung pag-aalala sa akin ng mga tao doon. Parang kahapon lang nangyari ang lahat. Parang kahapon lang ako niloko ni Romeo. Kaya hanggang ngayon, masakit pa rin sa akin ang nangyari. Yun bang umasa ako pero napunta sa wala. Ang sayang. Juanita ng Samar.